Bago ang lahat, luma muna. Noong 2014 FIBA World Cup, ang USA National Team ay binubuo ng mga superstar. Andyan si Steph, Harden, Kyrie, Derrick Rose, AD at marami pang iba. Pero sa malalaking pangalan na yan sa NBA ay may isang player na parang nasopresa talaga ang buong basketball world. At ito ay si Kenneth Farid, ang forward ng Denver Nuggets, ang tinatawag din nilang Manimal dahil sa aggressive style nito sa depensa. Nakasama lang naman noon si Farid sa all-tournament team at may average noon na 12 points at 7 rebounds per game. Si Kenneth Farid din ang isa sa mga player dati na masasabing undersized para sa kanyang position. Malapit siya sa style ngayon ni Montrezl Harrell. Hindi sila magkapatid, halos magkabuhok lang. Exciting din siyang panoorin kasi talagang hahabulin niya yung isang player para mapigilan itong makascore. Kaya para sa episode na to ay balikan natin ang naging kwento ni Kenneth Farid kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Kaya umpisahan na natin. Si Kenneth Farid ay nagmula sa New Jersey. Noon talaga ay isang underrated player na noon si Farid dahil sa kanyang physical attribute na maituturing talagang undersized. Nasa 6'4 to 6'5 ang height niya at naglalaro siya bilang power forward sa Technology High School. Isa din noon si Farid sa mga premier player ng kanilang school. Masasabing malapit ang kwento niya dito kay PJ Tucker. Pero alam nyo naman ang problema ng mga basketball player. Ang number one enemy nila ay academics. Tapos samahan pa natin ng undersized build. Dahil sa mga issue na yun ay wala talagang malalaking pangalan na basketball team ang nagre-recruit sa kanya. Kahit umabot pa ang height niya sa 6'8, meron naman mga offers sa kanya para maglaro sa Division 1. Andyan ang Iona College, Maris College at ang team na pinili niya, ang Morehead State University na naglalaro naman sa Ohio Valley Conference. Kahit sinasabing undersized noon si Kenneth Farid para sa kanyang position, sa kanyang freshman year ay nakapag-average pa rin ito ng 10 points at 8 rebounds per game. Traditional big man kasi ang style ni Farid. Sa may poste talaga siya umi-score at kilala na talaga sa kanyang depensa. Tumatak ang pangalan ni Kenneth Farid sa Division 1 nung kanyang sophomore at junior year. Nakapagtala kasi siya ng 13 rebounds per game, ang number 3 sa buong NCAA nung 2009 at 2010 season. Kasama pa dyan ang 13 points per game nung sophomore year at 16 points per game nung kanyang junior year. Siya din ang nakapagdala sa Morehead State sa national tournament nang manalo din sila ng championship sa kanilang conference at siya pa ang napiling MVP. Nanalo din siya bilang OVC College Player of the Year noong 2011. Laking achievement yon para kay Kenneth Farid para mapansin ng mga scouts sa NBA. Noong kasing junior year nitong si Kenneth Farid ay nakapag-average siya ng 16 points at 13 rebounds. Balak na talaga niyang sumali noon sa NBA draft noong 2010. Pero dahil ilang rebounds na lang ay mabibreak na niya ang modern era record ni Tim Duncan na 1,570 ay kinumbinsi siya na ituloy ang kanyang college career hanggang senior year. Magandang desisyon ang ginawa ni Kenneth Farid. Nag-average siya dito ng 17 points at 14 rebounds per game. Nanalo siya ng parehong OVC College Player of the Year at Defensive Player of the Year. Nakapasok din sila sa national tournament at na-break niya ang record ni Tim Duncan sa total rebound sa college basketball. Nang makakuha itong si Kenneth Farid ng total na 1,673 na rebounds, napansin siya ng lahat ng sporting news site, lalo na ang USA Basketball Writer Association. Dito na siya sumali sa 2011 NBA draft na sinasabi ng mga analyst na class ng mga draft steal. Dahil ito sa dami ng quality players na napili sa first round mula 9 pick hanggang second round. Pinili noon ng Denver Nuggets itong si Kenneth Farid bilang 22nd overall pick. Yun din ang lockout season sa NBA. Bago pa lang magsimula talaga ang kanyang rookie season, itong si Kenneth Farid ay binansagan ng media bilang Manimal dahil sa kanyang fearless at aggressive style sa loob ng basketball court. Plus na yung buhok. Si Kenneth Farid din ang unang player sa NBA history mula nang gamitin ang shot clock ang maka-score ng at least 27 points at 17 rebounds sa less than 25 minutes. Laban yon sa Golden State noong April 9, 2012. Nag-average siya sa kanyang rookie season ng 10 points at 7 rebounds per game. Naging pangatlo pa siya sa botohan para sa pagka-rookie of the year. Naging pabor talaga noon kay Kenneth Farid ang sitwasyon sa Denver sa dahilan na wala silang legit big man. Kahit nakuha pa nila noon si JaVale McGee, nakakuha din sila ng mga draft picks
tulad ni Nurkic at itong si Jokic. Kaya nasolo pa rin ni Kenneth Farid ang power forward position. Kaya siya nakakagawa ng unbelievable stats kahit nasa 6'8 ang height nito. Andyan yung umiscore siya ng 26 points at 25 rebounds noong December 2014 laban sa Minnesota. Nasundan pa yan noong nakagawa siya ng 25 points at 20 rebounds laban noong sa Dallas noong March 2016. Mula kasi 2016 ay marami na talagang injury ito si Kenneth Farid. Nalimitahan lang siya sa 67 games at ito rin yung mga time na naglalaro na bilang rookie itong si Nikola Jokic. So wala naman akong pinatatamaan ditong player kung bakit nawala itong si Kenneth Farid sa Nuggets. Na mga 2017 season kasi ay nagkaroon siya ng mga injuries at may mga big man na Nuggets na pwedeng pumalit sa pwesto niya. Andyan si Mason Plumlee, Juan Hernan Gomez at ang nag-i-improve noon na si Nikola Jokic. Nasundan pa kasi ito noong 2018 season na magkaroon siya ng back problem na hindi siya nakapaglaro ng 15 games sa pag-uumpisa ng season. Ang masama pa dyan ay naglalaro na sa Nuggets ang all-star na si Paul Millsap na kumuha talaga ng spot ni Kenneth Farid sa rotation ng Denver Nuggets. Ang isa sa may tuturing talaga naging issue nitong si Kenneth Farid habang nawawala kasi siya dahil sa injury ay merong nag-step up sa lineup kaya nababawasan ang role niya. Yung pagdating kasi ni Paul Millsap sa lineup ng Nuggets ay sobrang laking bagay kaya nabawasan talaga ang minuto niya at nakapaglaro lang siya noong 2018 season ng halos 32 games. Noong 2019 naman dahil sa buo na ang desisyon ng Denver Nuggets na kay Nikola na iikot ang ofensa nila ay na-trade itong si Kenneth Farid papuntang Brooklyn Nets na hindi naman maganda ang kinalabasan dahil nakapaglaro lamang siya dito ng 12 games at hindi rin nakapasok sa rotation ng Brooklyn. Agad naman nila itong binitawan noong January 2019 kung saan naman ay pumunta siya sa Houston. Sa Rockets ay masasabing nagkaroon ulit ng buhay ang basketball career nito si Kenneth Farid. Sa loob kasi ng 25 games ay nakasama siya sa starting lineup ng 13 beses at meron siyang almost 13 points at 8 rebounds per game, ang pinakamataas niyang production since 2017 season. Kaso pagdating naman ng playoffs ay hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Sayang lang at kung nasa Rockets pa itong si Kenneth Farid ay malaking bagay siya sa small ball offense sa dahilan na si Farid ay komportable sa power forward position na minsan pa nga ay naglalaro din siya bilang sentro. Ngayong 2020 season ay hindi naglaro si Kenneth Farid sa NBA. Noong kasing November 2019 ay pumirma ito sa CBA na nakapaglaro lamang siya ng 7 games at noong December 2019 din ay na-terminate ang kontrata niya dito. Sa ngayon ay free agent itong si Kenneth Farid at wala pang active contract sa kahit anumang liga. This offseason ay pwede naman siya makakuha ng kontrata sa NBA ulit. Bata pa naman siya, nasa 30 years old. Maganda rin naman ang pinakita niya habang naglalaro siya sa Rockets. So yan mga pre ang naging kwento nitong si Kenneth Farid at kung bakit nga ba siya nawala dati sa Denver Nuggets. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay iligay nyo na lamang sa comment section.